ay, napapaklas na yung mga tarpaulin. So di natin alam kung kailan mag-i-start po dito yung redevelopment na gagawin ng City Hall ng Manila. Ayan, mga kasilap, ito yung viaduct ng off-ramp galing NLEX patungo dito sa UN. Sini natin sa taas, nagsasanga siya dito sa part na to sa taas. Yung pakanan, ayan yung on-ramp Halongos Meña Highway. Yung dito naman sa kaliwa, dire-diretso yan, pa-NLEX. Ayan, hilera patungo doon. So 1, 2, 3, 4, 5. So 10 po yan, mga kasilap. Rebarkage na nandito dito. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Magandang umaga, mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update dito po sa Quirino Avenue, no? Mag-umpisa po tayo dito sa May Plaza Azul. Check natin kung ano na yung progreso hanggang dun sa May Osmeña Highway. Ito yung on-ramp to south along Osmeña Highway, yung kukunan natin ang update. So wag na po natin patagalin to, mga kasikap. Tara, let's go! Ito po yung off-ramp, mga kasikap, na Skyway Stage 3, nagtahan. Patungo yan dito sa Mabini Bridge. Dalawa po yung pinagagalingan ng off-ramp na yan. Nagsasanga yan dun sa dulo, no? Yung mga galing south, ah, galing NLEX, na bababa dito sa Pandakan, nagtahan off-ramp. Ito naman yung on-ramp dito sa ating gawing kaliwa. So, nagsasanga din yan dun sa unahan. Patungong south at patungong NLEX. Yung drainage dito sa kanan tapos na, no? Clearing na lang yung gagawin dito. Galing yan dito tapos patungo dun sa Paco. Ayun, pakanan dyan. Pang LRT1 pa ako station. Wala naman dito, mga kasikap, ito na yung Plaza Azul. Ito yung footbridge na gagawin nilang tawiran patungo dyan sa gitna at ganun din doon sa kabila. Sa ngayon, ito pa lang yung progreso dito. So ngayon, ito na, mga kasikap, yung Plaza Azul. Pansamantalang ginawang parking. Ayan, napapaklas na yung mga tarpaulin. So di natin alam kung kailan mag-i-start po dito yung redevelopment na gagawin ng City Hall ng Manila. Ayun, no, tinanggal na yung ano dyan. Tinanggal na yung harang. Dami mga nakapark. Sa kaliwa naman natin yung on-ramp patungong Naiyalabang at Calamba Quirino Bridge, at nagtahan interchange na sa unahan. Ito yung update natin pag hindi natin nasilip dito sa extension to UN off-ramp galing NLEX. Kaya kakanan muna tayo. Plaza Dilaw. Ayan yung park dyan sa ano, Heritage Park. Dami mga Metroid naglilinis dyan. Kinakalat kasi na ang mga kababayan natin, wheelers, yung mga basura nila sa loob ng park dyan sa Plaza Dilaw. Sikap, ito yung viaduct ng off-ramp galing NLEX patungo dito sa UN. So sa ngayon, wala pang progreso. Bali mga dalawang span pa to patungo dun. And Center Island sa unahan, gigibay niyan. Ayan yung Skyway Stage 3. Metal sa taas, mga bus. Ito naman yung off-ramp galing NLEX patungo dito sa Quirino Avenue southbound. Dito yun.
stoplight, ayan yung Pedro Hill Street, one way po yan, galing Roas Boulevard, pakaliwa, patungo Santa Ana, Manila. Napansin natin na pinutol yung mga puno. Yung naglalaki ang puno dito, yung napapaikutan na parang ano na yan, mga bricks. At ito yung mga tarpaulin dito ni Yorme sa kanyang mga proyekto. Eh sabay-sabay po yan naaalisin pag nag-start na dito ang on-ramp. Yan. Pagkakaroon dito ng on-ramp at ayun yung sasalo dun sa unahan na yun. Bakante dun. Irino interchange na tayo at ito yung viaduct ng off-ramp. Ayan, sa baba, galing po yan sa southbound patungong Top Roas Boulevard. At ayan naman sa unahan natin, sa taas, yung on-ramp galing Roas Boulevard patungong NLEX. So ayan mga kasilga po, yung abang dito sa unahan natin sa taas. Pansamantala muna siya ang hinarangan. Ito yun dito. Patungong Top Roas Boulevard yan. So, yung extension ng Skyway patungong Top Roas Boulevard kung saan i-coconnect sa Salex ay hindi pa nag-i-start. Ganon din dun sa ano mga kasigap, Hilpuyat Avenue mula Buendia patungong Roas Boulevard, magkakaroon din ng on-ramp, off-ramp kagaya dito. Tapos extension to Roas Boulevard din yun at i-coconnect sa Salex. Yung Salex naman, ayan yung patungong New Manila International Airport. Ang Nalex naman dito yan sa magagaling sa north dito sa may NLEX toll plaza Balintawak. Yung Salex mag-uumpisa yan doon sa Makapagal kung saan i-coconnect siya sa expressway na i-expressway. Linaw Street na po tayo. Ito yung sa taas, oh, yung extension to Top Roas Boulevard. So baka nga magkakaroon pa yan dito sa kanan ng ano, mga demolition kung di ako nagkakamali. Ito na yung on-ramp, off-ramp at ayan yung toll. Yung dalawang counter dito para lang sa exit yan. Yung on-ramp walang ano yan, walang toll. Kasi karamihan na ngayon ng SMC, nilalagyan nila ng toll sa mga exit na. Yan, San Marcelino Street po yan dyan sa may stoplight. At wala nang mga puno yan, kabila, no? West at east. Hanggang doon, makalagpas sa LRT 1 Quirino Station. Yan. Ang Hilinaw Street to mga kasikap, dito ako lumiko. Ayan yung side ng Ang Hilinaw Street. Diretso yan, no? Pero hindi tayo didiretso. Kakanan ako dito. Pansinin natin sa taas, nagsasanga siya dito sa part na to sa taas. Yung pakanan, ayan yung on-ramp, Halongos Meña Highway. Yung dito naman sa kaliwa, dire-diretso yan, pa-index. At mula dito, makikita natin, pakante dito, ano? Ayan yung mga reparkage ng sasalo dito sa taas. Patungo yan doon sa Meña Highway. So ito na yung progreso ngayong umagang ito.
Ayun na yung unang rebarkage, pangalawa yung nandiyan dyan. Bali, 10 yan. Quirino Interchange. Ayun yung barracks ng Bauer sa Tawid, sila yung gumagawa dito. No? Yan, meron na siyang... Ay, mga ano pala to. Yung nasa taas, bahagi ng steel casing na tinanggal nila. Yung nasa nakalagpas. Isang bahay na po dito yung na-demolish, ano? At diretso na yan hanggang doon. So, tingnan natin. Kasi inuumpisa na ngayon nandiyan yan, ano? Tapos yung mga, yung billboard na yan, mukhang malapit na rin ma-demolish yan. Hindi ko lang alam kung Verdax Builders din ba ang nagdi-demolish dito. Karamihan kasi ng mga demolition, Verdax Builders yung gumagawa. Ayan siya dito. Ayan, hilera patungo doon. So 1, 2, 3, 4, 5. So 10 yan, makakasikap. Rebarkage na nandito dito. Samantala nilang inarangan ng mga plastic cone dito. Generator. Ito yung pang-apat. Lalim eh, no? Eh, no? Ito, ito yung rebarkage dito bago magtulay. Wala pang top segment. Tapos ito na yung tulay. Ina-assemble nila dito yung mataas na crawler crane na to. So ito ata yung gagamitin nila para sa pag-alalay sa rebarkage lifting. Yan. Dito wala pang mga top segment. Ganun din dito. Square naman yung rebarkage dito. At ito na yung last. Ang daming, may mga workers sa loob. Nag-ano, naggamit yung jackhammer. So parang inaayos ata yung pundasyon. At nandito na tayo mga kasikap sa Osmeña Highway. Dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy yung suporta sa aking mga YouTube channel. At bago nyo po sana alisan itong video na to, muli po akong makikiusap na sana pa-like at sa mga kasikap natin na nabot na hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking mga YouTube channel. At gusto nyo yung itong content, ako subscribe na kayo, i-click lang natin. Subscribe dyan sa baba sa gawing kanan at yung katabi